What's up guys? Kumusta ang lahat guys? Malapit na ang Pasko guys. So dapat mag-ingat tayo sa duty natin guys para at least iwas bulilyaso tayo bilang security guard. Ngayon guys, pag-uusapan natin itong isang bali, marami kasing nalilito dito guys. Marami naguguluhan, maraming hindi na ganong naintindihan bilang security guard itong tinatawag na RTU. RTU. No. Na RTU yung security guard. Ang RTU ba guys ay isang illegal dismissal? Yun eh. Diba? So, yun ang katanungan. Kung hindi ka gwardiya at nanonood ka sa video ko, ang tanong mo, ano yung RTU? Diba? Yung illegal dismissal naman, medyo alam ko, mahalos lahat alam yun eh. Anong ibig? Yung ibig sabihin ng illegal dismissal, pero yung issue, yung pinakalaman yan ay hindi naintindihan ng karamihan, especially yung mga kadalasan natin kasamang security guard. So yun ang pag-usapan natin ngayon guys. Tara guys, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard, nagbakil pa. Bali guys, pag-uusapan natin ngayon guys, yung tinatawag na RTU. Ano ba itong RTU? Ito ba isang illegal dismissal? Diba? Ito ang dapat natin klaruhin sa mga kasama natin. Pero bago ang lahat guys, kung kayo ay baguhan pa sa channel ko, napadaan kayo na kuwan lang, at magugulat kayo bakit na yung mukhang ewan sa harap nyo na hindi naman mukhang officer at hindi mukhang security guard. Kasi po guys, ako po ay isa ng retired na security officer na security guard. So matagal na tayong retired guys. Ito lang ay binibigay lang natin yung ating mga kaalaman nung tayo ay nag-duty pa para at least kahit papaano may mabigyan tayo ng kaliwanagan sa kaisipan ng mga kasama nating security guard. Anyway guys, kung kayo po ay naghahanap ng mga video na kailangan una mga advance info regarding security guard matters or security guard na pag-a-apply, mga knowledge regarding sa security guard para at least pag nasal lang ka sa interview, ay madali mo na lang sagutin yung mga katanungan dahil may advance info at knowledge ka na. Dumalaw lang po kayo dyan sa channel natin guys. Ayan, Riddles TV. Pag nakarating kayo guys, pindutin nyo po yung playlist dyan. At nakarating na kayo sa playlist guys, nandyan yung Security Guard Matters. Ayan. Pindutin nyo yun guys, marami tayong mga topic na yun guys na pwede nyo mapanood at maging magkaroon kayo ng kaalaman, advanced knowledge regarding sa pagsi-security guard. At marami din tayong mga video na guys na ma-entertain kayo. Dalawin na lang yung explore na lang nyo, wala namang bayad yan guys. Ang pakiusap lang natin, pagka nanood kayo ng video guys at makita, maka-encounter kayo ng mga ads, patalasta, sana mapanood nyo ng buo guys. Parang rewards na lang yun dun sa akin. Okay guys, so proceed na tayo guys. Ano ba tong RTU? Ano bang ibig sabihin ng RTU? Okay, so bago ang lahat, basahin muna natin tong comments na natanggap natin. Disclaimer guys ha, itong mga comments na tinanggap ko guys, ay hindi ko pwedeng maipaliwanag sa mga comment section kasi mahaba tayong kapaliwanagan. At medyo, yung iba kasi, medyo nakulangan sa mga palagay. Kaya ginagawa natin ng video yung mga natatanggap nating mga comments. Ngayon guys, ako po ay binibigay ko ang realidad, ang katotohanan. Real talk po tayo dito guys. Ngayon kung hindi po sang-ayon sa inyong yung damdamin ang sinasabi ko tungkol sa comments, ay yun po yung katotohanan. Ang katotohanan kasi guys ay sign of honesty. Ngayon yung iba kasi po guys, pag sinagot natin yung mga comments at hindi sang-ayon sa kanilang kalooban, ay nagagalit na. At yun, nagiging buzzer ko na. Anyway, thank you din sa mga buzzer. Ano? Kung wala din naman kayo, di, wala rin manunod sa video ko. Anyway, punta na tayo sa comments na to. Okay, ito guys ha. Ayan, panoorin na. Basahin natin. Mas malupit ang akin, sir. RTU agad sa loob na 5 buwan. Isang beses lang ako nagkamemo ng late. Kaya marami po ang nagsabi sa akin na illegal dismissal ang ginawa sa akin. Okay.
Susumagot naman ako, sabi ko. Wala pong illegal dismissal ang RTO. Kung sa agency po tayo tinanggal, doon lang maging illegal dismissal. So, kung mabasa mo yung sagot ko, medyo ikakagalit mo na. Di ba? Kasi hindi ako sumayon doon sa sinabi niya na illegal dismissal eh. Sir, yung nag-comment, I hope na mapatapos mo itong ating video at sana ay mabigyan kita ng kalimunagan dito sa issue, no? So, real talk lang tayo, katotohanan lang tayo, ano? So, sumagot siya ulit, eh, officer po, RTO agad, di ba dapat po warning or kausapin po muna, okay? So, simulan natin sa what is RTO? Ang RTO, guys, ay ito yung nag-duty ka sa isang kumpanya. Yung kumpanyang pinag-dutyhan mo, guys, ay kliyente ng agency mo. Okay? Kliyente ng agency mo. So, pag tinanggal ka doon sa kliyente ng agency mo, which is yung pinag-dutyhan mo na kumpanya, pag tinanggal kayo doon, hindi tawag doon sa gwardiya ay tanggal. Para mapaganda lang ng tunog, sinasabi ang RTO. What is RTO? Return to unit. Ibig sabihin, balik ka sa agency mo. O, balik ka sa agency mo. Okay, yun yung RTO ha, sa mga hindi gwardiya po dyan. Ano? Ngayon, ano naman yung illegal dismissal? So, yung illegal dismissal, yung, hindi na natin ilagay ang pinaka-definition niya. Sa atin na lang term, na kuhan, ang illegal dismissal, ito lang yung kaalaman ko ha. Mag-comment na lang kayo, mag-bash na lang kayo dyan kung mali-mali yung sinasabi ko. Ang illegal dismissal, ito yung mga tinanggal ka sa trabaho mo na walang maayos na proseso, walang maayos na mga kadahilanan para tanggalin ka sa trabaho mo. So, illegal dismissal talaga yon. Okay. So, bakit ko nasabi na hindi po illegal dismissal ang RTO? So, naintindihan nyo na RTO, guys, ha? So, bakit nga naman? Okay. Tayo kasi sa ating duty sa kumpanya na pinagdudutyahan natin, ang tawag sa atin doon ay contractual. Contractual tayo doon. Hindi tayo regular doon sa pinagdudutyahan nating kumpanya. Bisita lang tayo doon. Okay? So ngayon, pag ang kumpanya nawala na ng tiwala sa'yo, hindi maganda ang ating perform. Hindi ko sinabing yung nag-comment ay siya ang walang hindi maganda. Hindi ko sinabi, sir, ito ay pangkalahatang impormasyon lang. So, kung ang isang security guard may problema doon sa duty niya, o kaya pinag-initan siya, ganun talaga, guys, eh. Na pag-initan ka, nagkamali ka ng moves. Ganun, palagi akong nangyayari sa akin yan. Nagkamali ka ng moves, na pag-initan ka, wala sa ayos yung naging tatar sa iyo. Ano bang tatar? Ibig sabihin, yung pakitungo sa iyo doon, lalo na yung mga officer mo doon, ang kasamahan mo na may mga sip-sip doon, nasalang ka ngayon. Kaya bigla ka ngayong inisyuhan ng RTO. Okay? So dito papasok yung sinasabi kong tatlong pilosopiya, guys. Una ay sala sa init, sala sa lamig ang gwardiya. Wala kang pagpupuntahan. Pag gumilid ka, sagasa ka. Pag kumanan ka, sagasa ka rin. So, dito papasok yung pangalawang pilosopiya. Marunong kang lumangoy sa agos. Para hindi ka masala sa sala sa init, sala sa lamig, marunong ka lumangoy sa agos. Gumanon-ganon tayo sa duty natin. Yun yun. Ngayon, kung na-RTO na ang isang security guard, dito papasok yung pangatlong pilosopiya. Na wala tayong pinakasalang pwesto, guys. Kung yung tatlong pilosopiya na yan ay nasa isip at puso mo, tanggap mo ng maluwag sa inyong damdamin. Kasi may mga ibang gwardiya, marami yung video dyan, ayan, panoorin mo yan. Pag tinanggal sila doon sa isang pwesto nila, akala mo, katapusan na ng mundo. Katapusan na ng buhay nila. So, gagawa ngayon ng galawan na lalong ikakapahamak ng kanilang sarili. Di ba? Tulad niyan,
Walang iyong officer yan eh. Yan ang dahilan sa akin. Humanda ka pag uwi mo mamaya, habangan kita. O, wala na. Di ba? O kaya, walang iyong mga kumpanya to, anong nang kuan, sabotahe ang tawag dun. Hindi magandang moves yun, guys. Hindi magandang takbo ng isip yun. Medyo kung ganun ang takbo ng isip mo, guys, umupo ka muna sa tabi, magkape ka muna, pag-isipan mo muna, uy, nasa tamang hisyo pa ba ako? Kasi kung nasa tamang hisyo ka, kung nasa tamang pag-iisip ka, kung unahin mo muna sarili mo, i-evaluate mo muna sarili mo na tama ba tong mga pag-iisip ko, di ba? Kasi kung hindi tama, dapat alam mo yon na hindi tama yung galawan mo. So yun ang dapat nating isipin, guys, na tayo ay tanggap natin na tayo ay kontraktual lamang doon sa kumpanyang pinagjujutihan natin. RTU tayo. So, pagbalik mo sa agency, may karapatan kang na humingi ng panibagong pwesto ng kliyente ng agency mo. Kasi siyempre, ganun talaga ang buhay, gwardiya. Kahit officer ka doon, ako kahit officer ako, na-RTU ako. But sabihin mong, kahit walang dahilan, ganun. Nangyayari yun, guys. Ako, napalitan ako nang wala sa oras. Nagulat ako na ako ang nag-i-screen sa mga dumarating. Nagugulat ako, bakit ang daming dumating na tao? Sabi ko, wala naman kaming kailangan na tao. Yung pala, pull out kaming lahat. May issue lang doon, Hindi ko na ikikwento dito para hindi tayo mapahaba. Doon sa isang detachment, tinanggal yung commander namin. Tapos, ako yung EDC niya. Pangsamantala, pumalit ako doon sa position niya. Di pumalit ako sa posisyon niya doon. Tumakbo ang ilang buwan, nagulat na ako, nagdadatingan yung mga kuan. Ako naman, nagulat din ako. Bakit nagpapadala yung agency ng tao rito na wala namang sinabi sa akin na kuan, wala naman ako ni-request doon sa opisina na kulang. Di ba? Kulang kami. Bakit nagdatingan? So, nagulat na lang din ako. So, sabi ko, wala naman kami ni-request, ha? Sabi yung ganun. Kailang, pagdating ng hapon, nagulat ako, may dumating na officer. Dalawa. Doon na, nag-come up ako. Take over to. Nag-change kwantay rito. Nagpalit ng tao, yung kliyente. So ako, tinanggap ko ng malumanay. Ah, ganun ba, pre? O sige, pre. O, tinunover ko ng maayos yung aking detachment saka sa bagong officer na, o sige, pre, magkuhan muna tayo. Inassist ko. Hindi ako naghimagsik na, pwede mo makalitan. Ganun-ganun ako. Wala naman yung ginawa mo sa masito. Ganun-ganun ka. Kasi, kung ganun ang reaction mo, hindi mo alam, hindi mo tinanggap sa sarili mo na tayo ay kontraktual lamang sa mga kliyente natin. Na anytime, pwede tayong alisin doon. Kaya nga, marunong tayong lumangoy sa agos. Magbati tayo, igalang natin yung mga officer doon, makisama tayo sa mga empleyado, at ano pa bang gawit natin gawin para gumanong-ganun tayo. Pero kung talagang ginawa mo naman lahat. Ginawa mo lahat ng iyong nakakaya. At inartiyo ka pa rin. Doon papasok yung pangatlong pilosopiya. Na wala tayong pinakasalang pwesto, guys. Naintindihan natin, guys. Wala tayong pinakasalang pwesto. Naartiyo talaga ang security guard. Kahit anong pakisama mo dyan. Kahit anong magaling ako. Ako ang pinakamagaling na gwardiya. Hindi. Kasi, guys, ako, marami ako natatanggap ng mga certification. Mga commendation. Kung pupunta kayo sa mga ibang malalaking kumpanya, binibigyan nila ng certification yung mga gwardiya na ikaw ay. Bakit? Pangpalubag loob lang yun sa gwardiya para maging mabush yung kanilang sarili ba na, uy, binigyan ng certification. Pero sa totoo lang, kung totoosin natin, bola lang yun para mag-perform ka ng mabuti. Certificate lang katapat natin. Pero pag nagkamali ka, nganga ka pa rin, tanggal ka pa rin. RTU pa rin tayo. Ganun yung guys. Hindi ibig sabihin na tumagal ka ng 3 taon dyan, 4 taon, hindi ka na matatanggal. Hindi, kasi lalo nung government ang majujutihan natin. Magpapalit pala ng pinuno yan, magpapalit ng nakaupo yan dyan at tinandaan niya yung mga gwardiya nung hindi pa siya nakaupo, medyo nahigpitan siya ng gwardiya kasi utos na nasa taas. Siguro nung naisip niya na pag ako nakaupo dyan, tanggal talaga kayo lahat. So ganun yung guys. So, ang RTU ay hindi po yan legal, illegal dismissal. So, ngayon, punta na tayo sa kailangan maging illegal dismissal. Kung ganun ang gagawin natin, kailangan na maging illegal dismissal. Ganito yan, guys, ha.
Ang illegal dismissal, guys, ng mga security guard, kung maranasan nyo to, ha, kung hindi pa kayo anim na buwan mahigit sa agency nyo, ang tinatawag dyan, probationary pa yon. Pwede kayong pailan ng security agency na hindi kayo pumasa sa probationary period ng agency. So, pwede kayong tanggalin anytime kasi probationary pa tayo eh. Sa agency natin, ha, hindi na sa kumpanya. Tandaan nyo yan. So, hindi magiging illegal dismissal yon. Pwede namang sabihin na wala, hindi pumasa sa... Pero sa totoo lang, kaya nangyayari doon kasi pag over manpower na yung security guard, nag-over manpower yung security guard na nag-overhire sila. Nag-overhire sila kasi may take over sa isang kumpanya. Marami silang gwardiya na kailangan. So, na-hire ka na. Eh, hindi natuloy ang takeover nila doon. Kunwari, 200 gwardiya doon ay hindi natuloy. Na-hire na nila yung mga security guard nila. So, ano mangyayari sa mga gwardiya? Diba? Ano mangyayari sa agency? Eh, na-hire nyo na kami. Kailangan nyo na kami bigyan. Hindi na. Kasi bakit? Hindi pa tayo pasok sa tinatawag na regular employer period. So, hindi tayo pwedeng mag-file ng illegal dismissal doon kasi hindi pa tayo umabot sa provisionary period ng company, yung agency natin. So, hindi tayo pwedeng mag-file ng illegal dismissal dahil, nag-duty na ako ng 1 buwan, ah. Ganun, okay? Yun ang isa sa mga hindi pa tayo makakapag-file ng illegal dismissal. Ngayon, pangalawang kwan, guys, yung maging illegal dismissal ay kung ang agency ay hindi makapagbigay ng duty sa iyo. Kunwari tinanggal ka, hindi ka mabigyan ng duty ng 6 na buwan. Yun yung pagkakaalam ko nung umalis ako, 6 na buwan. So pwede ka nang mag-file ng illegal dismissal sa agency. Kaso lang, guys, ang mga agency matalino yan, nakamonitor yan. Kasi ako, ang dispatching officer namin sa agency namin, kapwa ko officer, na-promote lang siya dun. Nagmumonitor siya sa tao kasi kung hindi niya na-monitor yun, paktay siya, siya ang naputukan ng agency. Minimonitor yan kung anong petsa ka nag-report. Magre-report ka sa agency nyo, ang ibang gwardiya kasi matalino. Magre-report kunwari, wala pa . Tapos, pagkatapos mag-report, ililista din ng gwardiya yon. Kasi nag-report ako sa inyo, wala kayong binigay. Ang ginagawa naman ng dispatching officer, bibigyan ka ng tinatawag na reliever status. Mag-reliever ka muna, wala pa tayong regular post ngayon . At ikaw naman, dahil ang gusto mo, kuhan ka, maka-isa ka sa agency, ay sir, din muna sir, kasi langanin yan sir . So, bibigyan ka ng kuhan na refusal of ang tinatawag na posting. Kasi bakit? Para hindi mo sila kasuhan ng illegal dismissal. Okay, guys, naintindihan ba natin, guys? Nasunod ba natin? So, kung magre-report ka sa opisina, kung wala talagang binigay sa iyo na pwesto, okay yon. Pero kung may binigay sa iyo na reliever status, counted yon. Ngayon, nag-reliever ka na naman. Nag-reliever ka. Natapos yung reliever period mo. Iyon naman ang simula ng start para sa 6 months period. Para maging illegal dismissal ang agency, mag-file ka. Okay? So, naintindihan na natin, guys, ha? Kung tayo mga security guard ngayon, ha? Baka maghimutok tayo, illegal dismissal yun. Madali kasing sabihin ang mga term na yan dahil naririnig lang natin, hearsay lang, dinig-dinig lang. Pero yung totoong, yung tinatawag na proseso, ay hindi natin alam. Kaya naghihinutok tayo na, ganito yan. Kasong ganito yan. Pero hindi natin naiintindihan ng tamang proseso. Na yung proseso na yan, ang mga kaso na yan, ay may mga proseso yan. Which is naiintindihan ng mga agency yan kasi may mga abogado sila. Tayong mga security guard, hirsi-hirsi silang narinig natin. Dinig-dinig lang tayo. Anyway. So dito tayo sa huli niyang comment na, di ba dapat warning o kausapin muna ang security guard bago i-RTO? Actually, kaming mga officer, pag dating ng guard mounting, kung may
hindi pa nyo nakakuan na alam ko anong guard mounting ngayon, yung bisyo ng video ng guard mounting ayan oh. So kung kami nagga-guard mounting, araw-araw namin nire-remind ang mga security guard namin na ganito, ganon, ganon, ganon. So ibig sabihin, kaya namin nire-remind yun, iwas bulilyaso. Kasi kung ang kliyente na, yung kliyente, yung company pinag-dutyan nyo, kung ang kliyente na makakita sa'yo na bawal matulog, nahuli ka, tulog ka, tigmaok tayo. Hindi na namin maharang yun. Kasi kami rin nga mga office yun, natatanggalin kami, tinatanggalin kami. So kung sasabihin mong kausapin, okay na. Sa amin mga officer, may mga warming kami. Ikaw, palagi kang late. Anong nangyari sa'yo? Ano yan? Di ba? Pero kung kliyente na nakahuli sa inyo, hindi na namin maharang yun. Desisyon na nila ang hintay namin kung ano na dapat. Pero kung sa amin lang na problema, kami naman mga officer, hindi namin basta-basta tinatanggal ang tao kasi pinapagalitan din kami ng agency. Ba't kayo natanggal ang tao dyan? Ang hirap pero magpadala ng tao dyan. Gaganon yan. Stable, the more na stable ang detachment, the more nakikita ang agency, the more nawala silang problema. Pero ang detachment natatanggal araw-araw, 5, 4, 7, ang sinisisi dyan ay mga officer. Kami. Kami yung sinisisi. Ibig sabihin, hindi kami effective ng mga leader. Bakit na namin natatanggal? Okay? So, yun yung tinatawag na winawarning namin. But guys, kinakausap namin, winawarningan. Yun yung ibig sabihin ng warning. Pero but guys, pag nag-issue na ng RTO memo ang company, okay, memo na, company na, may RTO memo na, nag-advise na na i-RTO mo na yan, security guard na yan, ay wala nang usap-usap yung guys. So, baba na yung memo. So, kunwari sa umaga, bumaba. Si Tampulano, nandyan na, nag-duty na. Hindi namin yun ipapaalam sa kanya habang nag-duty siya. Nakapending lang yung memo niya for RTO, pabayaan namin siya mag-duty. Pag uwi niya, sa hapon, ipapareceive namin yung memo, pre, report ka na muna doon sa opisina, may sasabihin sa opisina. Okay? Bakit? Bakit ganun? Una-una, hindi pare-pareho ang takbo ng utak ng tao. May malawak ang isip, malawak umintindi, kaya nga nandito yung video ko para tulungan kayo para lumawak yung isip nyo. Hindi yung naghihimagsik agad. So hindi pare-pareho ang takbo ng isip ng tao. So may dalang baril yan. Kung sinabihan mo siya bago mag-duty yan, yung utak niya lutang na, lalo na kung maraming problema, maraming utang, ng kuan, ang daming problema sa bahay, nadagdag pa na na RTO siya. So baka hindi na niya alam ang gagawin niya, mamarin na lang siya o mang-ano pa dyan. Diba? So kailangan patapusin mo na yung duty. Hindi rin pwedeng habang nag-duty, i-pull out mo. Bawal din naman yun. Kasi naka-in na siya eh. Okay guys? So, kailangan tatapusin mo na ang duty, tsaka ngayon ipareceive sa kanya na punta ka muna sa opisina. So, doon na, di ba, wala na siya, kumbaga, wala na siyang kuhan, nag-turnover na siya ng mga gamit niya sa duty, tsaka mo ibigay yung kuhan, yung tawag dyan, yung memo niya. Ngayon, yung memo, yung mga guardia naman, na ang isip ay medyo makitid-kitid ng konti, nagagalit sa mga officer. Kasi ang inisip na tinira siya. Tinira ko ng mga officer, men. Hindi ganun yung guys. Ang kumpanya ang nagdesisyon sa RTO. Ang officer ay nagbibigay lang ng management doon sa security operation. Sa agency. Bakit kailangan tanggalin kung talagang hindi ka na okay ka naman? Kaso lang may mga bulyaso ang gwardiya na hindi rin kayang, hindi naman natin control ang utak ng tao at saka performance ng gwardiya eh. Di ba? May palamya-lamya. Di ba? May kuan. Ako dati, nung naka-duty ako dati dun sa mall. Mall na mga OFW lang pumunta yung mga traveler ba? Hindi pwede basta-basta puntahan ng mga ordinaryong nasa Pilipinas. Mall siya. Kung naintindihan nyo yung siguro,
nasa Paranaque yan, pag dumaan yung aming general manager, pag dumaan yon at nakitang tumabingi ang konti ang sombrero, pull out ka na, RTO ka na agad. Ganun ka-powerful yung general manager na yun. Kasi ang gusto niya mangyari, siyempre general manager siya, kailangan ang pagmamanage niya sa buong kuwan, eh, yung CEO, bibilib din sa kanya, general manager siya eh. So, kailangan, pati yung mga guardia, janitor, may disiplina. So, ganun kahigpit yung napuntahan namin na kuwan. Kaya ako, nung mga panahon na yun na nadaanan ko lahat yun, disiplinado na ako na tao. Disiplinado na ako, malawak na pag-iisip ko, malawak na akong mag-isip, hindi yung konting kuwan lang, nagalaw yung iyong pride, nagalaw yung iyong kaisipan mo na hindi tama sa iyong tinatawag na personalidad, nagalit ka na agad sa isang tao. Kasi hindi sang-ayon sa iyong kalooban, hindi ganoon. Yun ang katotohanan. Ito yung katotohanan ng mga buhay ng security guard. Okay guys, so yun yung ibig sabihin ng illegal dismissal guys ha. At hindi tayo basta-basta magsasabi na, oh, tinanggal ako dun sa pwesto ko. Magpa-file ako ng illegal dismissal. O, di ba? Una-una, ang pagpa-file ng pagkaso sa DOLE, eh, hindi naman basta-basta. Pupunta ka roon at i-evaluate yung iyong complaint. Pagtanong sa'yo, ano ba nangyari sa'yo? Sir, ganito, ganun yan eh. Ay, hindi illegal dismissal yan. Balik ka sa pisina mo, hingi ka ng panibagong pwesto. Ganunin ka lang. Kasi, yun ang reklamo mo eh. Pero yung sabihin mong babalik ka dun sa kumpanyang pinagdutihan mo dahil unfair sa ginawa sa'yo na tinanggal ka, hindi na mangyayari yung guys. Okay guys? So I hope na maliwanag sa atin ngayon ang RTO ay hindi illegal dismissal. Hindi siya illegal dismissal guys. Yun yung katotohanan ng buhay ng isang security guard na haharapin mo pag nagduty ka. Kaya nga guys, ako nagtuturo ako sa inyo ng mga video ko kung paano handa magtabi ng pera, huwag magpaubos ng pera, huwag sumabay sa may mga pera, yung ating sweldo ay marunong tayo magsubi. Kasi bakit? Ganun ang buhay ng security guard guys, na RTO, hindi porket officer ka doon, kasi hindi tayo regular. Contractual tayo, anytime pwede tayo matanggal. So guys, I hope na maliwanag guys, at kung maliwanag sa inyo guys, pwede naman kayong bigyan nyo ako ng like guys. Kung hindi naman, baka pwede naman like din ulit. So kung may galit, may hindi sang-ayon sa sinabi ko, open po yung ating comment section. I-bash nyo na ako, i-bash. Kung gusto nyo, walang problema guys. Wala namang bayad yon. Pero kung kayo naman ay naliwanagan, baka naman pwede nyo akong bigyan ng good job sir. O diba? O kaya, okay sir, marami akong natutunan. Kasi marami din bibigay sa akin ng comment na natutunan nila, ganun. Pero marami rin nagbabasa sa akin, wala ka sayos, puro ka kwento, parang ka muna. Anyway, thank you din sa mga nagko-comments ng ganun. Ganun talaga ang social media, may basher talaga tayo, okay? So guys, I hope na makita-kita pa tayo sa susunod na videos. Marami tayong pag-uusapan. Comments lang kayo kung anong dapat tayong pag-uusapan sa susunod, guys. Kung may naguguluhan kayong issue, comment yun, walang bayad yun, guys. Okay guys, bye-bye guys. Next video ulit. Kita-kita tayo. Bye-bye.